hindi naman nga kailangan baguhin kung gumagana naman. Yes, don't fix if it's not broken. At eto na! Extract na! Tail and veggie bite. Ngayon, ang interesting dito, meron siyang shrimp sa mid, which is a direct access sa beast ni Jerajer. Ang tanong, makukuha niya bang enough cards? Dahil napakasakit itong aqua sa mid ni Azalea. May chitin jump, scale, dark clamshell, and crimson. Ang malala dito, yung head part ng aqua kapag tumama sa beast, ay attack up agad. So she can easily kill the beast with 3 to 4 cards, pare. And ang backline naman dito ni Azalea ay ang isang mech na nakabalun. Kargada ito ng Arco at double nut. Kumbaga, nagplay dito ng counter si Azalea, the aqua para sa backline beast at ang mech para sa bayan, ang midline reptile ni Gerald. Oh my god, parang swak sure talaga makukuha niya dito. Kumbaga, perfect. Ano din yan, guys, hindi niya parang kinurate para countering si Gerald in a sense, kasi yan talaga ginagamit niya sa stream eh. Yes, way before pa. Isa na yan sa mga signature lineup niya sa streams. No, so ang tanong, makuha ba niya ang enough cards para ma-takedown si Gerald? Kasi alam natin itong si Gerald, sobrang hindi sumusuko ito. Base sa laban niya kay Lunatic, merong mga tagilid na siya. Meron pa itong moment Archer, nakalastan na yung beast niya, muntik pang bumawi. So yan. Na Nitro Leap eh, muntik pa yun si Lunatic. Kaya guys, kuminsan kung kaya niya nang i-secure, i-secure niyo na ha. Maalanganin pa kayo. Pero yun na nga, no? Na ganda sinabi mo na may plus attack yung clam slash. Pag pinirana mo pa yun, yes, yari pag nakatalon talaga. Masakit talaga yan. Pero ito na nga, nagsimula na po. Early aggression from Azalea, double veggie from Gerald. Pero naiwasan ito ni Azalea dahil nag-all-in siya sa kanyang attack plant with a bug splat prickly and isa pang bug splat down to 286 HP. 154 na lang pala sa round 1 ang plant ni Gerald. At ganyan naman talaga usually pag may kalabak ang tri-spike, no? Kumbaga, utilize mo na yung plant mo. Yes. Kasi mamaya kung nilagyan mo yan ng shield, baka pumunta pa yun sa mid lane at tamang-tama din yung pag-dodge nga niya doon sa ating Sirius. Tama. Nasayang dalawang energy doon. Na-eliminate na ngayon ni Hazel ang threat ng steel energy. At kaya pwedeng-pwede na siyang kumalma lamang dito. Gerald goes for the carrot plus this guys. Nag-gain ng isang energy pero hindi mababasag ang carrot shield dito with the Katrin from Azalea. Ngayon, nakuha niya na! Bumingo na ang mid lane aqua ni Azalea. Pasok sa back lane beast. Double clam slash plastic crimson. Naglastad ng isang bar. And hindi niya na pinakawalan talaga dito yung beast. Nag-nitro leap na siya dito. Pero alam naman niya mag-skip dito yung babanat yung kanyang beast. Hindi niya na ginalaw yung kanyang plant. Probably for a tri-spike dodge. Hindi niya na ginawa yung goods na goods tayo dyan. Nag-skip. Ready na yung mech dito ni Azalea. Not kung not. Pero maglalagay na ng isang balloon. Not crack, not throw. Hoping to get a kill. 173 yan. Tulog talaga yung plant na yan. Pero bumawi dito si Gerald with a spike rune. Sabay dalawang Kotaro. Kaya babalik ang dalawang energies. At isang iguana para tapos. We are now down to a 1v1. Lamang sa energy si Gerald. Pero si Azalea naman ay lamang sa cards. We shall see kung sino ngayon na mananalo ang resilience si Gerald or ang init ng isang champion mismo. Pero with that balloon, nag-miss tuloy yung tri-spike. Mukhang makakasurvive pa siya dito at meron siyang nakuha ang dalawang nut crack. Yes. Mas masakit. 173 ulit to. Abot kaya! Pasok game number 1 para Azalea. We'll take game number 1 bagong gising pa yan. Nice one! Pare. Tama sabi, makalat. Hindi tayo nandito para magkalat. Malinis ang studio ng new level. Sabi, 14 muna daw. Wala pang 14. Pare muna. Pare muna. Job not finished, pero well played pa rin kay Gerald. Ang ganda ng mga timing ni Gerald doon. Unfortunately, hindi naging effective yung double steal niya sa round 1. Mm-hmm. And nakakuha si Hazel ng backdoor agad, eliminating the threat of the beast, no? Oo. At ano guys, grabe yung ano niya, tactical skits doon ni Hazelia. Knowing the possible threat of the tri-spike, kuhang-kuha niya on point nung magbo-burst down na yung plant. Hindi niya na dinefend, alam niyang matatanggal. Lahat talaga kargado. Pero interesting yung late game, ha? Interesting. Kunti lang ba, pero naipon na kasi yung cards ni Azalea. Rotate nang rotate yung nutcrack. Nayari yung reptile. Yes. Kitang-kita natin doon na lamang sa energies dito si Gerald. Mm-hmm. Plus may kargada pa siyang Kotaro. Pero lamang sa card si Azalea. And at the same time, direct counter naman talaga ang beast damage dito sa mga reptile na to. No matter kahit gaano pa sila kakatanky. Mm-hmm. At with the skill update din, no? With mechs na may nutcracks, grabe talaga yung damage. 173.
kung mapa-plant ka, mapa-dust ka, mapa-reptile, aaray ka talaga dyan. Yes, para sa akin talaga ito yung pinakamasakit na variant ng mga Godmix. Kasi meron tayong mga mix na naka-Hair Dagger and Goda. Oh, yeah. Pero maganda yung Hair and Goda para maging utility. Utility. Kasi yung Goda eliminates the energy of the opponent while the Hair Dagger is a free card draw sa'yo kapag ikaw mismo na. Pero ang ginawa ni Azalea sa kanyang mech ay pure damage. Damage. Walang utility-utility, basta pure damage itong double knot ko from the mouth and the tail. Oo, oh, at naramdaman nyo ng kahit anong kunat. Kanina nag 200 something shield, lusot talaga eh. At grabe din yung utility ng balloon. Sadyang, yes, ano talaga, with the damage mouth and yung kanyang buntot, grabe yung utility niya paggamit sa balloon. Kahit nag 4 cards, tatlo lang lumusot, sustaining the mech, getting the kill on the next round. Yes, talaga nag-play lang si Hazel doon ng pure damage. Hindi rin siya bumato ng Arco kasi yung tail part ng Reptile ni Geralt ay iguana kung saan kapag tinamaan mo isang buff target, ay may gain energy ka. Pero unfortunately, maraming energy si Geralt. Down to 3 cards na lang siya nung second time na nagharap sila sa 1v1. Kaya guys, yung mga gantong moments, ito makikita nyo lang to sa mga tournament kagaya ng ating UGG Axie Pro Tournament. Ngayon, curious ako, di ba nagpa-booster si Hezelia? Ano na naman yan? Ano nagpa-booster? Alam ko, nag-sa-accident. Hindi, yung player. Marites ka? Yung player, yung player. Hindi, inalagaan mo agabi, kaya ano po. Ay, di, alam mo. Ano lang. Binigyan ko lang ng tips na sa tips paglalaro. Sa accident. Ah, sa laro. Si pare. Oy. Pagmamahal. Si Parblock sumusunod pa din. Sa pagmamahal pa nagbigay yun. We are now down to a 2v1 situation. BMG nag-iisa laban kay Bornok at Archer. Pero going back na nga, no? 1-0 na. Yes. At ang matalo dito, hindi pa tapos ang laban. Mayroon pang lower bracket. Pero the pressure is now on Geralt. Yes. Pero sa tingin mo ba, mag-iiba ba si Geralt o paninindigan yan? Kasi yan pa din nilalabas niya eh. Ang prediction ko kasi dito, Archer, kita na ni Geralt na direct counter yung kargada ni Azalea with the shrimp and the mech. Oo. Kung may ibang niready si Geralt, pwedeng-pwede na siyang mag-adjust. Ito na yung perfect timing. Tama. Pero kung yan lang talaga yung niready niyang axis or ganun siya katiwala dito sa axis niya, yan pa rin ang gagamitin niya. Pero lutong ng direct counter, pero here we go, mukhang hindi nagbago. Mukhang yun at yun pa din talaga. Walang atrasan from qualifiers until kalaban na ang champion. Hindi hindi bibigay. Yun at yun ang ilalaban niya. Okay, same ang kargada nila dito. Hezelia versus Geralt. Geralt with the RBP, ang beast niya dito ay merong energy destroy. Kumbaga full utility beast ito. Goda with the hair habang may sinister. Napakasakit nga naman talaga. Pero ang pangsabay dito ng ating champion ay ang aqua shrimp niya. Ang lutong kasi talaga, actually kanina, nung nag-plus attack siya with the clam slash, wala na eh. Namula na at naging Super Saiyan na last stand. Yes. Actually parang ano nga eh, Swakshuri Shrimp, Clam Clash, pati Crimson. Pwede nang matulog yung beast. Pero ito, very early on, nag-skip naman si Geralt, nag-cattail, walang kuwang cards, laki ng damage coming from Sandal, nakakuha pa na energy gamit. Pareho na sila ngayong 4 energies, hawak na ni Hazel ang 4 niyang nuts, pero decided to skip. Pareho sila nag-skip dito. Ito na yung aggro ni Azalea, tatlong nut lang ang binato at isang follow-up na pre-clip. 3-9 niyang patawirin sa mid and it is a successful na tawid dahil nabawasan na dito ang reptile ni Geralt. Pero yun, tapang nun ha? Napakaraming baraha pa rin. Oh my god. 8 cards! 8-card bomb coming in from Geralt. Meron tayo. Now critical! Oh my god! Tulog ang plant! Eto baka masundan din dito yung aqua. Oh my god, it's gonna go down! Napakasakit yung surprise invasion. 1-on-2. That's gonna be a nutcrack. Meron pa tayong Arco, parang may plus speed. 173, tulog na dito yung reptile. Meron siyang makakuha ng damage. Pero walang bawas. Hindi tumagos sa shield. Sa shield lang. Tatlong nutcrack. Meron pang balloon. Magmi-miss yung Goda. Balloon for the last. Oh my god, for the kill! Hezelia sweeps Geralt for this series. What a match! Parang hindi rin siya makapaniwala. Oh my god!